Magandang gabi mga kalaro. Magkasama na naman ang inyong mga hashtag sportito dito lang sa Laro-Laro Lang para sa isang gabi ng kwentuhan, kansyawan at kulitan. I'm Chief Bislak Joel Parcon. Kasama pa rin natin as usual ang daddy dribbling all the way in Canada, Mr. Excited Gary Villanueva. Hello, good evening, good morning, eh? Nandito rin ang Contra Commander, ang expert sa pagmimiron, si Coach Miron, Noy Africa. Good evening mga kalaro. Yun lang. And of course, hindi magpapahuli ang master ng pasabog, si Mr. Pasabog, Farley Romantico Aguila. Good evening sa mga televiewers. Sabi nga ni Coach Noy, nasabi ko daw. Thank you sa guest natin ngayon, syempre. Mamaya na, sa intro ni Chief. Hindi pa pinapakilala, nagpapasalamat. Syempre! Pagdating pa lang, pasalamat na. Pasalamat na, okay. Diba? Ganun lang. Yun. Tulad nga ng sabi ni Mr. Pasabog, ni Dom Romantico, ngayong gabi, mga kalaro, we have a very special guest with us. He is the 2019 PBA Rookie of the Year after having been selected first overall in his draft class. He was also part of the PBA All-Rookie, Mythical, and All-Defensive teams in the same year. He also led the league in scoring in his first 2 years. Before this, he was the PBA D-League MVP in 2018 and NCAA MVP in 2017. Along the way, he picked up championship trophies in the PBA D-League in 2018 as well as the PCCL in 2017. And of course, he represented flag and country, not just in one but two tournaments in 2019, the 3x3 and the 5x5 basketball tournaments in the Southeast Asian Games. Mga kalaro, mga sportitos, let's all welcome from the San Miguel Beerman, CJ Perez. CJ, good evening. CJ! Hello, sir. Magandang gabi po sa inyo, mga sirs. Ngayon lang kita i-cheer sa buong buhay ko, CJ. Dahil San Miguel ka na. Ganun ba yan? Oo. Kasi nung bago ka umangat ng PBA, nasa coaching staff ako na San Beda noon. Buti na lang na-suspend ka ng game 1. Kaya nga, buti na lang. Pero ngayon, cheer na. Cheer na si Coach. Oh, cheer natin si CJ. Pinakamagaling na player yan sa PBA. Tsaka ikaw, binanggit mo na rin yung ngayon mo lang siya i-cheer. Ako, tagal ko nang chine-cheer yan. Pero yung buong loob ko na mag-cheer sa kanya, hindi natuloy ng, medyo napurnada ng kaunti. Mamaya na natin pag-usapan bakit. Ay, meron. Wow. Meron siyang dapat pag-chinil namin ni Gary. Mamaya. Pero ngayon, kamusta Siege? Kamusta so far? Ano pinagkakaabalahan mo nowadays? Okay naman po. Natigil yung practice. Kaya dito lang po ako sa bahay. Home workout lang po kami ngayon. Yan lang po. Family lang, bonding. Puro family and bonding. At least, yun yung medyo magandang thing na nangyari dito sa pandemic. Oo. Pero bago nung ngayon na tinigil yung practice, nakakapag-practice kayo as a team, nakikita na kayo ng mga teammates mo or limited pa rin ba na 3, 4, 5 at a time lang? Limahan lang kami nung last month po. Pero natigil lang nito lang nung nakaraan. Natigil lang. O limahan. Group of 5. Groups of 5? Or 5-on-5? Puro mga skills lang, tapos mga shooting ko yung ginagawa. Wala pa pong 5-on-5. Wow. So hindi ko pa nakita ng buong lahat yung teammates mo talaga, hindi ko pa nakakasama. Hindi pa naman po. Sa swab. Pagsasabay sa swab. So, doon lang nakikita tapos umiyan na mga gadapto. Grabe. Okay, anyway. Mabait kasing bata yan. Kilala ko yan, sabi sa inyo. Ano ang relasyon doon? Yan. Si ano talaga, si Farley ang totoong sportito ni CJ. Yan. Dito talaga. Dito talaga. Yung bossing niya kasi dito, before. Dito talaga siya yung nagtuturo minsan sa akin. Yan ah. Wow. Opo, pumoprotekta diyan. Kahit diyan ang kalaki katawan niya, ako magpuproteksyon diyan, di ba, Jay? Alam mo 'yon? Matik plus matik. Oh, wag na natin kwento. Basta pinuproteksyon ako niya kahit ganyan kalaki katawan niya. Ako bahala diyan. Yon. Okay. Yeah, so anyway, we will learn about CJ's career in our segment called Sportitok.
Ah, hindi pa nagsisimula? Hindi pa. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ayun, Siege. Napag-alaman namin na hindi pala basketball ang una mong sport. Nung high school, sepak takraw player ka. Tama, di ba? Abo, yun po yung una kong sport. Kasi di pa ako marunong mag-basketball pa talaga nung high school. As in, hindi, marunong po ako pero mga laro-laro lang. Walang mga basics, walang kahit ano. Kita mo ha. Kita mo ha, may plugging pa nung show natin. Laro-laro. Yung kaibigan, yung bata ako yan eh. So never kang, kailan ka na pumasok sa organized na basketball talaga? Mga fourth year high school na po talaga. Yung parang mga dito na dahil sa sa Pangasinan po yun. Sa school po po high school. Yung mga liga po ng mga high school, dun po yung mga sinaliyan ko noon. So, dun po ako natuto. Pero teka, bakit sepak takraw? Sa dinami-dami ng mga ibang mga palaro. Hindi common eh, no? Sepak takraw. Ewan ko din po, yun po yung ano eh. Dun po ako parang unang nilaro ko, dun ako gumaling agad, kaya yun yung nilaro ko. Nakikita ko yung mga naglilipad para mga ninja kaya nagsisipaan ng ball at pagigay. Grabe yun. Tsaka gano'ng kalaki ka na ba nun? Para nakakatakot kaya ito nakita ng sumisipa-sipa. Mga mga 5'10". Hindi na. Grabe yun ah. Grabe yun ah. Oh, tapos sepak takraw, nagkaroon ba ng was there any may skills ka ba na kuha from sepak takraw na transfer mo naman sa basketball? Meron ka bang yung kasi parang kakaiba yung ano? Parang flexibility yung na parang magagamit sa basketball din. Oh, yun po yung. Di ko lang pwede sipain yung mga kalaban mo. Kaya mong sipain ng gambo kayon. Mahal yung five. Alam mga kampi mo yan? Alam na mga kampi mo na nagsepak takraw ka? May mga iba po. Nung mga mga teammate ko sa mga college. Siguro naman yun, takot mong masipa, no? Lumipad kang gano'n, no? Takot lang. Grabe. O tapos nung fourth year, bigla nung fourth year ng high school, gumaling ka na lang bigla, gano'n? Or nag-try out ka? Nag-ano po ako. Parang sa high school po, di pa ako masyadong marunong. So, kinukuha lang ako ng mga ibang school, yung mga parang hugot-hugot po pag gano'n. Tapos nung laro, tapos huhugutin. Tapos sa the next tournament, sasama, gano'n. Tapos, pairaa po sana ako. Hindi ako sinama. Na politika ata nun. Yung era yung Ilocos Region yun po. Dapat makakasama ako doon tapos tinanggal yung pangalan ko. So after po noon yun pagkatapos ko po ng high school, nag-college po ako sa Pangasinan tapos may coach na doon na marunong din magturo sa mga basics. Nag-try out po ako doon sa school niya. Sa PUNB po sa Urdaneta. Matagal ka na nito no, mga lumabas ka naman 6 foot man, siguro. Wala pa po noon, mga wala pa rin. 5'10 pa lang po ako. Okay. Tapos yung, nangyari nun? Yung style of play mo talaga si John, guardia talaga. Ganun yung swingman. Wingman yung Oo. Parang ako yung malaki sa barrio po namin. Pero parang point guard po yung nilalaro ko nun. Wow. Kasi mahilig po akong yung mga acrobatic na tira, yung mga naggaya-gaya ng mga dribble-dribble, mga ganun. Kaya point guard po yung Kaya nung mga tryout po, di pa ako na kahit big man ako sa amin. Pero point guard po talaga yung ilalim. Kaya ako natawa. Kasi nung sinabi mong ba acrobatic move, ginagamit mong sepak takraw move sa wikay. Oo, may mga pasi-pasi. Mga ganun-ganun na tira. Ayos ah. Acrobatic moves talaga. Ang galing. So after that, ilang taon ka nun sa Pangasinan nun, sa college nun? Mga 2 years po ako dun. Mm. Tapos, after ng 2 years sa Pangasinan po, nag-try out ako dito sa Manila. Sumubo ka na ng Manila. May nagyayasa dito or talagang parang talaga?
Yung mga teammate ko po kasi dati sa Pangasinan, mga nag-tryout din sila dito sa Manila. Tapos parang lagi nilang sinasabi yung homesick talaga, na homesick sila. Kaya nagsiuwian sila. Tapos yung teammate ko na si Francis Abaya, yung pulis na po ngayon. Siya po yung ano, may kilala kay Papa Hen po, kay Papa Hen Solomon. Dito po sa ano, sa trainer siya, ni statistician po siya. So, sinamahan niya ako mag-tryout kung saan-saan doon. Napadpad ka ba na San Beda? Hindi. hindi po ako nasa napadpad ba na San Beda? Sana. Napadaan ka doon tapos di ka kinuha. Hanapin natin kung sino hindi kumuha sa'yo. Ang mga ano, ang mga nadaanan ko lang na school, mga Adamson, si Coach Leo pa yung ano nun eh, yung coach. Tapos Mapua, si EU. Oh, nasa tapat na lang hindi ka pa tumawid. Eh, maraming maganda sa CEO eh. Bakit ba? Mali yung daan. Paglabas ko ng gym, kumaliwa ako agad. Di na dumiretso. Ay, mali. Mali. Hindi ka napunta. Hindi ko kabisado kasi yung daan eh. Hindi siya marunong tumawid pa noon. Wala pa. Tawid. Pwede kumaliwa ka na lang. Isang tawid eh. Kaya po yun, napunta ako sa ano. Kabaste. Kung kumaliwa siya, kumano siya malawang, baka nasa UE pa siya, pare. Hindi, kumaliwa nga siya, kaya nga baste siya nag-end up eh. Baste nag-end up. Pag dumiretso siya, UE naman ang pagsakaya. Kung hindi nga lang, kung hindi nga ginalaw yung leeg niya paglabas niya ng CEO, ayun na, andun na oh. Kita niya na agad. Hindi na sana. Kinuha ni Coach Leo sa Adamson? Wala. Ang dami nilang player nun eh. Kaya di na ako bumalik. Hindi na. Nagsisisi siya siguro nung sa Adamson. Kinuha ka na ngayon sa San Miguel. Kinuha ka ngayon sa San Miguel. Sa huli ang pagsisisi. Sa huli ang pagsisisi. Yung hindi nangyaring tambalan dati, nangyari naman. Sabi nga niya nun, no? sabi niya nung nitong nakaraan lang, sayang kung nag-Adamson ka, nag-champion sana na. Kaso sabi niya, bigla akong nawala. Eh. Oo nga. Pero nakapag-try out ka talaga sa kay ano kay Coach Leo sa Adamson. Dalawang beses po nag-try out sa kanya. Mm, yung unang dating mo dito sa Manila tapos ngayon? Sorry. Nabanggit mo na naalala niya. Naalala niya nung nito lang nung mga last na practice namin nung ano last week. Kasi parang napagkikwentuhan namin yung import nila. Tapos sabi niya kung andun ka sana yung champion sana tayo. Sabi. Tapos, baste. Sa baste na abutan mo pa sila, ano, di ba? Sila Calvin, tsaka sila yung pinatubo, tatlo? Tabutaw pa yung tatlo. Mga ano sila nun, mga last year po na yan, team B po ako nun. Ah, okay. Nagre-residency po ako nun nung Andes. Kumusta naman yun, akin, nang namin po si Calvin? Ang team B ba, tsaka team A, nagsasabay ng practice? Nagka-scrimmage ba kayo pag ganun? Abo, nagkakalaro po kami nung dati, nung team A, team B. Parang practice. Kamusta yun nung binabantay mo si Calvin? Wala, mga ano talaga. Mga physical na tao talaga yung mga time batch nila na yun. Masakit sa katawan. Mga nakalaro. Pero ano naman, nag-i-enjoy naman kami nung sila yung kalaban. Kasi parang, ay, ganito pala yung mga kalaro sa NCAA. Kaya, parang na-inspire kami na kalaruin talaga sila. And, yun, maganda naman yung kinakalabasan. Talagang tinuruan kami naman ng maayos kung paano manakit minsan. Paano manakit? Kung paano gamitin yung sipang set ng crowd, di ba? Oo. Tapos siguro doon mo na realize na parang hindi na to Pangasinan, parang iba na yung ano na to. Oo, parang yun yung ano, doon ko na unang naramdaman na ganito pala yung laro sa Manila. Mas ibang-iba pala talaga sa probinsya kaysa sa Manila. Parang yung lahat-lahat ng skills makikita mo dito sa Manila. Yung mga hindi ko nakikita dati sa Pangasinan na mga moves or mga basic na ginagawa. Dito ko nakita sa Manila. So, kaya yun po, ginaganaan po ako mag-practice po talaga. Para ma-pick up din yung moves na yun. Abo. Oh. Ang coach mo nun, si coach Topek na ba ang coach nun? Topek. Abo, si Coach Topek na po nun. Pero andun pa po sila, coach Arturo, Balinsona,
Dorovinch Kusturo. Andun pa po sila. So after that, so... Yeah. No, I mean, in your rookie year, alam ko na, subikat ka agad. Ang bilis subikat ni CJ, nabatsa ka agad, the baby beast ka agad eh. So, ano po yun sa... Nagpakita ka agad eh. Opo, feel all po yun yung ano. Si... Si Noem, si Ronnie... Rolly man malapas yung si Rolly. Si Rolly. Siya po yung kumakera. Siya po yung nagbansar talaga. Oh, galing ha? Ano pakiramdam mo, pare? Bari mo, si Calvin, ano, sumay ikaw na lang sasabing tinatawag na, ikaw yung susunod, baby beast na. Yeah. Ano pakiramdam mo? Sabi ko, ang bata ko naman para ma-pressure. Pressure ako agad eh. Parang ano yan, parang magandang challenge sa akin yun. Kasi sabi ko, susundan ko yung yapak ni Calvin. Iba yung ginagawa ni Calvin nung baste. Laging double-double, tapos yung energy hindi nawala. Tapos yung mga rebounds, ang dami rumibounds, umabot ng 20 minsan. Kaya sabi ko, paano ko gagawin? Hindi ko naman kasing lakas si Calvin. So, sabi ko, gagawin ko ano yung kaya kong gawin. Kaya, ayun, medyo umukay naman ko. Yun ang gayahin mo, ha? Yun ang mga binanggit mo. Yung mga... Oh, God. Coach Noy, naalala mo ba kung naabutan mo ba si ano sa basta? Wala pa ako noon. Parang wala nasa pa juniors sa... yata, nasa Red Cubs yata ako noon. Kaya hindi ko sa problema noon. And then, then after that, 2 years lang ba? Tama ba? Nag 2 years ka sa Baste lang. Tama ba? Two years. O, tapos ano nangyari? Ano, CJ? Siyempre, sa basketball, madami pong, sa basketball, madami pong drama eh. Pag mga, madami okay. pong drama, kaya medyo nagkagulo-gulo po yung Baste. And then, si Coach Topex po, nag-resign po siya nun. So, sabi ko, tinanong ko siya kung, sabi ko, nung gagawin ko dito? Eh, wala na siya. Sabi ko, kung saan ka, sama ako. Sabi niya, ayoko. Ayoko. Sabi niya, gusto ko, hanapan na lang kita ng ibang ano, ng ibang school, lang sa mama. Okay. Hindi, ayun, nahanap niyo ano, si, sila Boss Mike Lopez sa Ateneo. Eh, sakto kakilala po niya. Pinapunta po ako ng Ateneo. Oh. Oh, ito na yung sinabi ni ano ni Farley na sayang. Oh. Oh, sayang po. Farley. Oh, naka 1 year ka lang sa Ateneo sa pero di natuloy, di ba? Dahil sino na coach ng Ateneo? Oh, one year. Nung kinuha ata si CJ, sino ba coach nung time na yon? Nung pumasok si Coach Bo. Coach Bo. Oh. Madami po kaming na-kick out noon kaya po ano yung nagkanda leche-leche po yun. Leche-leche. Oo eh. Kami excited na kami lahat doon eh. Kita namin si CJ. Sino to? Si dami ng Friday. Sino mo ba? Arvin. Arvin Tolentino. Pinggoy. Bertani. Pinggoy. Pinggoy. Si Pinggoy. Oo. Oh, nga pala. Pasible. Tapos si 30 pabalik. Pabalik po siya, pabalik siya. Pabalik siya noon. Ayun. Tapos doon, yung nga, medyo nakagulo sa Ateneo. Tapos, dumiretso ka ng LPU, tama? LPU naman ang napunta mo, di ba? Dahil lang si Coach Topic, hinanap ka niya o hinanap po siya? Tinawagan ko po siya. Kasi sabi ko, kasi may mga tumatawag din sa akin. So sabi ko, di ko alam yung gagawin ko. So siya po yung una kong tinawagan. Tapos pinakain ako. Tapos umuuna ako agad. Sige, sa LPU na lang. Pinakain ka lang. Daya mo na. Dapat tumawag ka ng San Beda. Papakainin lang pala. Kuda siya. Baka masira at siya daw eh. Ay, hindi. Sa amin, di mabubusog ka doon. Teka. Pero yun nga po. Yun po yung ka naglaro ba ng SEA Games? Bago po bumalik ng NC, naglaro po ako ng ano. Sa parang... challenge ano yun kwalo ano basta mga ganun challenge cup okay. sa Iran nung mga yung mga cadets pa nun sila ano sila Macbello sila Perel cadets opo okay. Yun yung last bata, na naro ko bago pumunta ng ano ng Gilas ng NC pala NC.
Parang nung time na to, nagsisi yung mga hindi naka-recruit sa'yo eh. Doon ba? Doon bumulusok talaga yung laro ni ano ni... Ganda ng pinakita ni CJ doon eh. Oo, sa LPU nga po yun. Tapos reunion kayo ni Coach Topix nga sa si LPU. Oo po. Tapos po yun. Ganun ka lakas yung bond, yung naging bond niya ni Coach Topix doon sa dalawang taon with him sa Baste na parang ano ba, tatay-tatayan na rin kasi parang, si Coach Topix. Huh? Kasi wala po akong masyadong kilala dito sa Manila bukod po kay Papa Hen tsaka kay Coach Topix. So sila po yung mga nag-guide talaga sa akin dito sa Manila. Sila yung mga nagtuturo o nag-ano nung mga gagawin ko. Kung ano yung kailangan kong gawin, kung ano yung mga tama kong gawin dito sa Manila. So, buti na lang po na, ayun nga, na-guide ako ng maayos. Kaya, gumanda po yung ano, yung basketball ko. Nung nasa LPU ka ba, inis mo na makakatugtog ka sa PBA? Pinaplano mo ba pumunta ng PBA talaga? Nasa plans mo yun na sumubok sa PBA? Actually, bata po lang po talaga ako, pinangarap po talaga mag-PBA. Pero sa takraw ginagawa mo nun. Oo, pero takraw po yung ginagawa ko nun. Pero na late ko na realize na sabi ko, yung basketball yung makakatulong sa akin para umangat sa buhay. So, mga siguro nung mga late ko na mga nakakapanood na ako ng mga PBA, yung may mga NBA na sa TV, parang ano, doon ko na realize na may kaya, mas pupuntahan yung may mas pupuntahan yung buhay ko dito. So, ayun, chinaga ako na lang po ng chinaga. Sino mga player ng ano mo nun, sa PBA? Sino mga player na parang iniidolo mo, parang ginagaya mo yung moves na yung, kaya kong gawin to? Yung mga naabutan ko, pinapanood po sila ano na, sila Mark Kagiwa na po yung naabutan ko. Mark Kagiwa, JJ Heltelbrand, sila na po yung ano eh, parang sila po yung mga possible po na ano nun, mga player. Na yun po doon ko po nakita na yung gaano kaganda yung basketball. Oh, pero tapos si Mark, si Kagiwa na abutan mo pa sa PBA, tama ako. Kaya nga po. Abutan pa niya. Ano pa nakalaban mo ba siya? Nakasabay mo siya sa playing court? Do you know what? Abot nung ano, nung rookie year ko po, nung pinapasok. Ano pakiramdam mo, pare? Idol mo tong kalaban. Ang sabon mo to, anong wala, naisip ko lang sa akin, grade school pa lang, papanood ko na itong mga ito. So sabi ko, maabutan ko sila dito. Parang sarap sa feeling na yung mga napapanood mo, tapos mga kalaban lang. Ayun, yung time na nasa LPU ka, yun yung time na parang nag-come together lahat eh. Parang biglang pagpasok mo, biglang naging contender na kayo agad. Parang yun nga po nung unang taon ko sa LPU, parang 18-0 agad. So sabi ko, parang maganda yung ano, parang maganda yung naging umpisa nung ano, nung career ko. Parang sabi ko, parang ito ata talaga yung nakaguhit na kaya nang kick out ako sa madaming school. Diba? Para dito ako mapunta sa LPU at gumanda yung ano, yung basketball career ko. So, parang laking bagay nung ano eh, laking bagay nung LPU sa career ko. Saka gusto ko yung ano eh, yung ginawang parang philosophy ni Coach Topix noon para sa mga regular na basketball fans. Parang weird na nakikita yung mga magkakampi, yakapan. Yung mga love serve care ni Coach Topix. Yan. Mga together is better ni Coach Topix. Is yung mga, yun nga po, yung mga hug. Actually, mas naging ano eh, parang mas naging malapit kaming lahat nung ginagawa namin yung mga ganung bagay. Tsaka, mas nagiging open kami sa mga, ano, sa isa't isa, kahit na sa coaches, kunyari may kailangan kaming sabihin or may parang ayaw namin na pinapagawa nila, parang ganun. Parang nasasabi namin na, coach, ayaw namin itong ganito. Parang yung respeto, tsaka yung ano, yung tiwala talagang na naibigay namin sa isa. Ang galing eh. Yun yung something na hindi mo regularly makikita sa basketball, yung ganong level of closeness ng mga players eh. Diba? Kaya ang galing ng ginawa ni Coach Topix.
Parang ginawang parang family talaga kayo. Yung the team is a family. So pag nakikita lang si Coach Tomis, parang napakabait na tao talaga eh. Diba? Siyempre ko nakikita, siyempre ko nakikita na kasi mangot yun kahit nung medyo natatalo yun. Lagi nakangiti eh. Parang ganun, mabait talaga eh. Parang... Sobrang bait. Oo, oh, yung ganun. Saka yung LPU, sobra kang inalagaan nun. Kasi alam ko, I think before your senior year, pinadala ka pa sa US to train, di ba? Individual ano pa yun? Abo, individual training, di ba? Oh, nice! Pinadala po kami ni Ayay po nun. Hmm. Oh, yun, sa kayo, yun sa po, kayo nag-train nun? Sorry po. Sa ano po kami? Sa Oregon po. Portland. Portland. Mga, pang ano, pang individual po nun. Pang individual yung ano. Yung pinagawa. Nice. Yung pagbalik niya, hindi na sa baby beast eh. Beast na talaga eh. Beast 2.0. Natsambahan lang namin to eh. Ayun, speaking of, yung natsambahan na sinasabi ni Coach Noy, no, yung back-to-back na showdown in the NCAA Finals. Can you take us through that? Paano ba ang feeling no na parang nag 18-0? Tama, nag 18 yung year. Nag 18-0 din kayo na, di ba? Tapos, 18-0, tapos finals, na-udlot pa. Yun yung feeling po namin kasi nun, akala namin talaga kaya namin mag-champion nun. Pero, yun nga po, yung 18-0, tapos pagdating ng finals, na-ship din kami. So, iniisip namin na parang ginawa naman namin talaga yung best namin pero mas magaling lang talaga yung San Bernard. Kaya natalo po kami. Then yung pangalawang taon po, finals din po ulit. Yun, nasuspend po ako ng first game, yung game one. Ayun, asama na loob ko nun eh. Mga 10 pilsin natin na ubus ko sa dorm eh, habang nanonood. Yeah, kaya nasa Miguel ka ngayon. Ganun po. Pahiwatig pala yun. Pero yun nga po. Alamang ng beta yung assistant coach eh. Oo. Assistant coach ang lamang ng beta. Pag-alista lang ng ano yun, mga papel. Magkasing dami lang kami na assistant coach na LPU, no? Ang dami nyo dun eh. Sa beta. Nakakapagod kaya kumamay sa mga team ngayon. Ang dami hanggang dulo. 15 player, tas may staff pa hanggang sa ball boy. Kakamay lang mo pa eh. Dati-rati, di ba? Mga assistant coach, isa-dalawa, di ba? Hindi yata inabutan ni CJ yun. Hence, 10 na ata. 10. Bawat skill, bawat ano, bawat pag-shooting, yan, tapos pag-rebound, meron gano'n. Grabe. Pero the good thing is that you didn't let that like bring you down. I mean, tumuloy-tuloy yung development mo. Diba? Pursige ng pursige itong si CJ. Talagang ano, di ba? Oo. Kaya po so, after po noon talagang mga isang linggong pahinga. Tapos talagang tinutuloy-tuloy ko po yung training. Kasi kailangan talaga po mag-move on sa mga ganung bagay. Kasi di naman po talaga doon natatapos yung basketball career sa finals na yun. Tsaka madami naman po ako natutunan doon sa ano, sa mga laro na yun. So mas ginanahan, mas naging gutom. Cool. Ginanahan kang uminom, nakasampo ka eh. Madami ka talaga natutunan, sakit mo sa ulo namin eh. Di makatulog si Coach Boyet sa iyo eh. Coach Boyet. Ang kamatchup na si Robert Bolick, ano? Tawa ba ako? Noy? Ang kamatchup na, ang gandang matchup na. Pagdating ng crucial, hinihingi na siya ni Robert eh. Oo, dahil isang napagkakwentuhan namin ni Robert yun nung magkasama kami sa China. Sabi niya, nung unang finals, yun, sabi niya, may chance pa kayo nun. Sabi niya. Pero nung pangalawa, ramdam na namin, sabi niya, lalo na suspend ka pa. Kasi yung ano kasi nakikita ko si pag si Berto kasi sobrang tapang kasi pag mga last minute talaga. Mga last minute na alam niyang kayang-kaya niya. Kaya minsan siya na lang talaga humihingi ng bola. Okay, mukha niya no, laging galit eh, no? Mm. Ganun talaga yung mukha niya. Galit lagi. Ako interested lang ko rin eh, 'di ba? Like rivals kayo ni Robert Bolick. Doon lang ba kayo nagkakilala sa nung nasa LPU ka sa Venice? Doon lang kayo nagkakilala talaga? Or magkakilala na kayo? Hindi, parang ano,
nagkakilala na po kami nung pumunta po siya ng, pumunta din po siya ng Ateneo. Parang Ateneo siya? Oo, pupunta, nag, parang, nag, kasama niya nag-workout si Gipper na yun. Alam ko, parang gusto niya pumunta ata dati. Ah, formula sa, balita ko rin. Parang balita ko yun. Ah, okay. Okay. Magkakilala na po kami. Kung sakali, no, isipin niyo, CJ, Robert. Robert, diba? Diba? Ano yung lineup na yun? Hindi ko alam yun po. Buti na lang, tinawagan siya ni Coach Jamike. Si Coach Jamaica nagpabago ng isip nun. Berto. Eh, tapos na, di. Tapos nun, tapos LPU, tapos nag-beat kayo, naging teammates mga isang gilas bigla. Anong pakiramdaman nun? Nagtatawanan ba kayo? O friendly library ba? Ang minsan na napagkikwentuhan po na, napagkikwentuhan po namin yung mga, sa, yung mga finals, yung nga po yung finals. Mm-hmm. Sabi ko, pre, kung hindi mo na shoot yung mga palibron-libron mo pag ganun-ganun mo. Sabi ko, pre, tatalunin kayo namin nun eh. Diba? Diba, Coach, naalala mo yun, yung crucial na, ano, na parang pagtira niya, sumabay yung import namin, nag-board ring, na-shoot, nag-libron siya. Ganun-ganun niya, ni Berto. Tapos ganun-ganun na siya. Sabi ko, wala na, talo na. Minsan yun po yung, yun yung mga, ano, yung mga pinagkikwentuhan namin. Tapos kung bakit nasa akin daw yung ano yung mga scouting. Tapos minsan daw hinahayaan na lang daw ako tumira ka na lang ng tumira yung iba wag gumagala. Minsan yung mga napagkikwentuhan namin. Oh, nakakasira ka na scouting eh. Kasi nung first year pwede ka pa namin iwanan sa 3 points eh. Pagdating nung second year nito, Diyos ko. Pag una sinasabi ni coach, sige, pag nakasuot yan sa labas, akin yan, kasalanan ko yan. Nung dulo, di kita nyo naman. Nakasuot sa labas eh. Grabe yung development dito every year talaga. As in, may dumadagdag na bago. Ito lang ang hindi mo pwede force left, force right. Papuntay mo kaliwa o kanan yan, patay ka eh. Hindi mo talaga. Kita mo naman nung nag-try out siya, di ba? Kaliwa kanan din. Hindi lang dumiretso. Yan ang dapat yun na ano eh. Na force straight. Dapat dumiretso. Force straight. Kumbaliwa eh. Pero yung ano, no? Talagang tadhana yung rivalry nyo ni Bolick, no? Kasi kung natuloy kang Ateneo, hindi siya umalis ng Lasal. Rivalry nyo, Ateneo, Lasal. Oh. Tapos pareho kayong lumipat. Tapos nagkatapat yung dalawang school nyo, no? Galing. Adhana talaga. Lagi po kami nagsasalubong ni Berto. Actually, nung napunta po ako ng ano, ng Lasal dati. Kakarating lang din yun. Paalis pa lang din po ako yun. Pinag-try out din po ako dati pala dun sa ano, sa Lasal. Sa Lasal. Oo. Oh. Oh. Marami rin players. So, dapat kaya magkasama pa kayo if ever nun. Oo. Oh. Mga parating pa lang sila. Andun na sila, Jeron. Parang rookie year ni Jeron. Mas magandang tadhana nito pag nag-campi kayo eh. Oo. Ayun. Parang may pinapahiwatig ka na naman. Wala akong alam dyan. Sinabi ko na sa Gilas. Sa Gilas kasi nag-campi sila, di ba? Sobrang galing nga nila nun, di ba? Sa Gilas na dalawa yung New Kids on the Block sa Gilas. Galing yung dalawa na yan. Grabe. Ito mga 2 years pa. Mga 1 year, 2 years pa. Anong pinagsasabi mo? Wala tayong alam dyan. Kasama sila sa Gilas. Kasi wala pang Gilas. Gilas, o. 2 years na. 2023. Tama. Oh. Pero, I mean, was that really, yun, sinabi na ni Gary, you know, na nung nagsama kayo sa Gilas, na parang kayo ni Robert were the new kids on the block. Pero kayo yung parang, I mean, whenever you went into the game, parang it was a huge spark. Iba yung nangyayari sa game eh. You were a huge help for the team whenever you went in. Was that really something na pinag-isipan nyo na parang, okay, unang sabak natin to sa Gilas, kailangan may ganito tayong impact sa team pagpasok natin. Pinag-usapan niyo ba talaga yun? Or is it something that came naturally in the course of the game? Parang ano, parang napag-uusapan kasi namin ni Robert sa mga. Sa tingin mo ba yung playing time natin dito tataas parang ganun? So sabi niya, pag pinasok tayo dito, tayo yung bago dito. Pag pinasok tayo, gawin natin lahat ng mga kaya natin. Kaya
sa hotel pa lang, talagang si Robert talagang nakapokus na talaga. Nakapokus na talaga kami. Oh, parang ganun. Parang seryoso na talaga yung mukha. Hindi mo na ano, hindi mo na magugulo yung utak, nakapokus talaga. So yun po yung ano, eh, parang siguro binigay namin lahat yung best namin. Kaya siguro ganun po yung ano, naging result ng unang laro namin. Pag ganun ba, di ba, parang kayo yung parang rookie nung team, di ba? Eh, yung mga other nagigilas sa mga kuya or mga ano, oh, pinahirapan ba kayo? Inutos-utusan ba kayo ng mga yan? Or initiation? Wala initiation. Wala namang ganun. Mga mababait yung mga ano eh, mga kuya dun eh. Kaya, parehas lang tayo. Sinong roommate mo, kung meron man? Si Bolik po yun. Kasi yung roommate mo lang kayong bago talaga, ano? Okay. Pero ano, yung gilas po na maganda po yung ano, yung bonding, may mga good memories ang ano, naitanim sa mga ano, kaya mga kasama ng mga kuya. May mga ano ba? May mga katawang kwento ka bang pwedeng i-share sa amin, mga light-hearted light moment na wala naman. Wala naman. O, baka malaglag bang ayaw manlaglag ah. Wala naman ba wala. Kamusta ang kakambi si Andre Blatch? Tinanong talaga. Kasama niyo ba si Andre Blatch nun? Ayan. Oh, yan. No, yung huli. Yung huli. Hindi naman siya mabait ba? Wala ko. Mabait. Hindi, mabait. Mabait si Andre Blatch. Tumatambay sa video, kasama. Guys. Oh. Mabait kasama si Andre Blatch. Walang ano. Walang, parang walang yabang sa katawan. Kala ko, wala. Walang kondisyon. Ayaw. Wala sa kondisyon. Kitang-kita naman. Ah, alam naman niya yan. Alam niya naman niya yun. Sumabay kasi yan dati pero sa team B namin mag-conditioning. Wala, umiga sa sahig. Oo, oh, nakwento sa akin ng opta na yun. Oo, oh, yun. Nagrasalo kami. Sabi, sumabay daw siya. Team B lang mamatay. Yung masabay niya. Mamatay-matay daw siya. Tukod. Eh, no, wala lang. Eh, si CJ lang yung guest na matatanong ko, kamusta si Andre Blatch? Matagal ko na gusto talaga yung how he is. Kasi di ba, NBA ako, naturalized player ako, yung mga ganun, di ba? How is he? Apparently, yun nga, mabait daw nga. Walang air no na NBA, sir. Oh, yun narinig ko. Hindi naman, di naman mararamdaman na minsan nakabiroan, mga ganun. Hindi naman siya, ano, hindi naman niya inaano na NBA player siya. Ah, that's good. That's cool. Hindi ko makakalimutan, nanood ako ng Gilas Chinese Taipei sa Araneta. Nakuha naming upuan yung first row sa lower box. So, kitang-kita mo, ano? Alam mo, may isang instance of pass break. Parang nabitawan ni Andre Blatch yung bola mula half court. Tapos, alam mo yung, sa alumni ko lang ito nakikita, sa mga laro namin ni Gary, yung player hinahabol yung bola hanggang end line. Oo, oh, alam mo talaga. Hindi ba abot-abot? Kasi di ba yung hindi ko makayoko? Oo. Eh, pero yung nakakatakot na for people like Andre Blatch, di ba? Kahit gaganon-ganon siya na, let's say out of shape, ang galing pa rin eh, di ba? Sobrang galing pa rin. Natural. Oo, oh, pero kasi yung skills niya eh. Yung level of talent naman niya kasi, sa nakikita natin galing niya, hindi na yung, pero yung ganong conditioning, ilagay mo yan sa NBA, na nga. Hindi na magagawa. Right. Kaya nga, so kaya parang, nga nasa Gilas sa wala sa NBA. Baka kaya sa naging relax na rin kasi sa Asia na siya naglalaro. Oo. Yung level of competition ba? Ganun naman talaga, I guess, di ba? Okay. Pero magaling pa daw mag-English. Magaling pa rin mag-English. Magaling mag-English. Kahit daw tumaba. Hindi nawala yung English. Hindi nawala. Condition yung English eh. After college, you were drafted first overall in the 2018 draft, di ba? Anong feeling ng di ba pinaghirapan mo yun from high school tapos inaral mo yung basketball from Sepak Takraw. From Sepak Takraw, nag-shift to ka ng the number 1 overall, basketball. No? Tapos nag-ano ka sa Pangasinan, naglaro ka sa Pangasinan, naglaro ka sa Baste, nag-try out ka sa pumasok ka sa Ateneo and you had to leave and then you played for LPU, tapos umabot ka sa punto na ikaw yung naging number one pick ng buong draft class mo. What was the feeling of that when your name was called as the first overall pick of the 2018 draft?
Yung una po ano eh, parang hindi po ako prepared doon sa ano, doon sa draft. Yung sa draft day, parang kumbaga draft day bukas ngayon pala ako bumibili ng mga gamit ko pa ng ano. hindi talaga ready. Siguro ganito ako kabahan. Kailangan nagra-rush talaga. Pero yun na, ano, sobrang ano, parang sabi ko, ito na yung pangarap ko. Tapos, ayun nga, hindi ko naman in-expect na mag-number one pick ako nun. Tapos, yun, biglang dumating. Sabi ko, sobrang ano, pasalamat ko kay Lord. Kasi yung mga pawis, mga ano, mga pawis at dugong ano, talagang nagbunga at pinunta niya ako talaga sa ganung ano, sa ganung stage ng ano, ng buhay ko. Parang yun yung isa sa pinaka ano, unforgettable na ano, na nangyari sa buhay ko. Galing. Kaya buong Pilipinas, in-expect na number one ka eh. Walang hindi nag-expect. Ako, di ko in-expect mo. Baka po kasi, di ba, pag masak. Baka mag-iba, no? Oh, baka mag-iba, masak. Maandoy baklaw sa Alcini siya. Baka maraba yung black bay baklaw siya. Oo. Oh. Di ba? Yeah, pero so far, napapansin naman, CJ, napakahabol na bata rito eh. Oo, oh, yun ang maganda dyan pagkalaban mo sa, hindi ka masyado may inis kasi walang trust talk eh. Kung trust talk man yan, bulong-bulong lang. Pero yung mga papakita sa lahat, mga ganun. Walang ganun. Pero may inis ka sa galing. Galing talaga. Took the league by storm. Diba? Oh. I mean, naging two-way Broke player ka agad. Diba? Parang offense and defense. Maasahan mo si CJ. Was it something you set out to do, Siege, na parang kailangan may effect ako both on offense and defense? Or did you want to focus more on offense tapos it just so happened na madali parang, sa'yo yung pagdepensa? Parang kasi parang nung pag ano ko, nung sa PB, parang yung nasa, inisip ko parang nasa Lyceum pa rin ako. Yung ano, yun yung parang, nakasanayan na po na gawin. Yun din, kailangan mong dumipensa para maka-upensa ka. Parang ganun po yung ano. Parang nasanay na lang po na ganun yung ginagawa. Kasi araw-araw po sa Lyceum. Depensa, kaya yun po yung ano. Parang natural na sa ano sa katawan ko na kailangan kong gawin talaga yung dumipensa at umipensa. Yeah. Kung kilala kita nun, sabihin ko, CJ, pahinga ka naman sa depensa. Upensa na lang. No, hindi. Tatanayin ko kay CJ, anong memory niya nung first game niya sa pro eh? Kung ano naalala niya, mabilis ba yung pangyayari? Parang, eto na ako. Anong pakiramdam niya yung unang laro mo sa pro? Parang ano eh. Sino kalaban niya? Sa San Miguel po yung San Miguel. San Miguel pa talaga, ano? Parang ano eh. Parang nagbihis pa lang. Magbibihis pa lang ako sa dugout. Sabi mo, ganito pala yung feeling nung nasa dugout ng ano, PBA. So, yun, bihis ako, parang warm up ako agad eh. Stretch, tapos talagang pinagpapawisan na ako. Tapos pagdating ko sa court, parang nataranta ako. Sabi ko, ay, ganito pala, parang ambibilis lagi ng mga nakikita ko. Parang ganun. Parang nagmamadali ako lagi. Yun, 2 points, first half. Pero ano, maganda parang kinalabasan nun. Oo, oh, sinabihan ako ni Coach John Cardell. Sabi niya, kalmahan mo lang, dahan-dahan mo lang, hindi pwedeng ano, relax ka lang, hindi pwedeng excited ka lagi dito. Ayun, nadahan-dahan ako, doon po gumanda yun. Yun yung ano, parang hindi ko makakalimutan na unang tapak ko sa PB. San Miguel. Eh, diba? Tapos you ended up with tamo, 26 points? Apo. Oh. Wow, from a first half na 2 points, the second half, nakapag-adjust. Oo. So, adjustment. Relax na siya. Sobrang relax ka na. Then, nag-ilas din came, di ba, after his, nung year na yun, di ba, tama ba ako? After nun, yun na, nag-ilas ako. Ano naman pakiramdam nun na, although second time mo to represent ng flag and country, ito yung talagang mas ano to, ito yung big leagues na international to. Sabi ko World Cup. Sabi ko, dito nandito lahat ng mga ano, mga NBA players, mga gano'n. Yun talaga yung ano, yung parang kinabahan talaga ako nung sobrang.
talaga yung kaba. Sabi ko, ano kaya magagawa ko dito? Yung mga ganun thoughts. Ano kaya kaya kong gawin dito? Yung mga nagawa ko ba sa PBA, magagawa ko dito? And how did you find it? Na ano mo ba? Parang, was it much of more of the same? Or ano ba siya? Mas madali ba sa'yo? Ganito lang pala yan eh. Nung una kasi, parang nabigyan ako ng kumpiyansa ni coaching. Diba? Minsan, diba, pag ano, minsan lang magsalita pag halftime, mga gano'n. May halong mura. Parang gano'n. Sabi ko, binura ka. Hindi, lahat naman kami. Pero, ayun, parang sabi niya, pag ano, kaya niyong i-drive, i-drive niyo lang. Parang gano'n yung mga sinasabi. Yung pag libre kayo, tira niyo agad. Kasi minsan lang mangyari sa inyo. Malilibre kayo, parang gano'n. So, yun. Parang ginanahan po ako na maglaro talaga no. Yung kumpiyansa na binigay ni coach. Nice. Meron ka bang ano, an NBA player na nabante nung sa mga games na yun? Si ano po, si Bogdan. Bogdan, Bogdan. Si Bogdan. Oh. Oh, siya yung ano, yung nasa wingman siya, oh. Parang magkatapat. Ano pakiramdam nun? Talagang tinokus ko yung bantay ko eh. Sabi ko, minsan na makakabantay ng ganito. Ano, mabilis ba siya? Malaking tao? Anong malaki. malaki na mabilis. Parang lahat, halos lahat naman sila. Parang sabi ko, bibilis naman ng mga player dito. Ang lalaki pa. Grabe. Hindi ako siguro, ano pakaramdaman nun? May NBA to players to mga to, no? Kalakatapat mo. Oo, oh, minsan na nakakaano rin. Nakaka-starstruck din minsan. Grabe, no? Picture ka ba? Selfie ka na. Oo, kay Bogdan. Kay Bogdan pa picture. Sabi ko, hindi rin nakatingin sa picture. Malamang ganun din, no? Grabe. Tapos pagbalik mo ng PBA, ayun, may ano ba, pag tinatanong namin yung mga ibang mga nakausap namin, parang may nagkakaroon ng different mindset para kasing nakapag-international na ako eh. Pagbalik sa PBA, parang, medyo half speed na to kumpara dun sa nilaro ko dun sa international. Parang ano, ganun din ba realization ko, para sa'yo? Parang mas advantage na kami, parang ganun. Parang yung feeling na mas advantage kasi parang may natutunan kami dun sa international. Tapos yung kumpiyansa. Yung dating nasa gitna, nasa tok-tok na eh. Yung kumpiyansa. Parang ganun po. Kaya, yun, pagbalik po ng PBA talagang, ano, feeling ko, ano eh, parang mas gumaan. At mas naging, ano, mas maging kalmado yung, ano, yung laro. Yung laro. Oh. Nice. Ang galing. Kasi nga, hindi na nabanggit ka ni Chief, di ba? May mga nakausap kami na pagbalik nila ng PBA, parang bagal nito mga to kumpara sa kalabang. Parang ganun. Parang yung binabantihan mo, late naman ito. Late ang oo. Bagal pa. Balita, mabagal pa. Sa kalabang ko, mabibilis na, matatangkad na, mabibilis na. Dito, liliit ang mabagal. Di ba ito, walang shooting. Tsaka dito, sila nagpapapicture with CJ, hindi baliktad eh, no? Oo, oh, okay. Bubble ka sa bubble, di ba? Pumasok ka sa bubble. Bubble yan. Oo, oh, oh, nga. Kamusta naman ang pakiramdam nun? Ano? PBA tsaka, kasi nag-bubble po ang PBA tsaka ano eh. Lila. Sa Kalamba. Oh, Kalambabol. Kalambabol. Kalambabol siya. Oh, sa PBA bubble, kamusta naman ang experience mo rin? Kamusta yun? Yun yung ano yung parang first time ko naglaro na ano na wala talaga sa condition, parang ganun. Parang hirap maglaro ng basketball. Kasi parang ilang linggo lang yung practice tapos biglang laro na agad. Parang late na yung ano, dumating talaga yung laro talaga. Parang ganun. Kasi wala nang chemistry, parang ganun. Kaya maswerte yung may mga talagang veterano na team kasi nakokontrol nila yung mga nangyayari. Gandang insight nun, ano? Gandang insight nun. Kasi ang tagal ding ang tagal na walang ginagawa. Diba? Ilang kasi, buwan po yung 7 months yung
nag-ECQ na walang basketball talaga. Tapos yung workout nasa bahay lang, walang hawak. Nakakapaghawak ng bola pero di naman sumushoot. Mga ganun. Hindi, interesting yun, di ba? Kasi expect mo, akala, parang, di ba, since professional, akala mo, ganun kadali lang, hindi rin pala, no? Kailangan mo talagang... Oh, pero may mga player na, no? Kahit, may mga player na, kahit hindi condition talagang nasa natural na talaga sila kanila yung, yung magaling. Mala James Harden, parang, ganun. Oh, parang may mga, parang mga ganun. Kahit mga yung mga hindi nagsushooting pero shooter talaga. Mga ganun. Oh, pero ang hindi mo talaga ma kumbaga hindi mo ma mabuo pag isolated kayo is yung chemistry. Parang hindi talaga noon. Parang pahirap ang plan ng kita-kita na lang na pwedeng magsama-sama sa practice lang which is hindi pa talaga ganun katagal. Parang isang kalahating oras o kaya dalawang oras lang yung practice na binibigay tapos diretso na uwi sa hotel tapos sa kwarto lang ganun hindi ka pwedeng na tumambay sa labas na yun digit-digit kayo ganun yung condition yung ginagawa niyo dun sa bubble hindi kayo pwedeng magsama-sama sa labas pwede naman po pero may parang may oras or kailangan may nakaset na limitado. Limitado. Oh, yun. Grabe pa rin. Dynamo pa rin si CJ nun. Kahit sa bubble. Okay. Malakas pa rin yung scoring. Tapos, number one scoring. Sa lagay na yun, masama pala laro. Nakatakot naman yun, CJ. Tapos sa condition nun. Sino yung mga mo nun? Sa bubble, sino yung mga katambay mo talaga dun sa ano? Sa hotel o dun sa ano? Sa team mo? Si Glenn Kabuntin yung roommate ko noon. Minsan kasi nakakaano na din lumabas. Pagtalo ko kasi para kayo muna lumabas na ng kwarto eh. Dumaan sa kwarto. Inom na lang kayo 10 pill doon sa ano sa kwarto. Mga 10 pill. Ang pag walang ginagawa ng pinagkakaabalahan nyo, yung mga iba may bao mga PS4, yung mga iba sine, nanonood ng Netflix, mga gano'n. Eh kayo, anong... Naglalaro lang kami. Naglalaro kami sa phone. Sa cellphone, mga gano'n. May mga laro na ano. Nakakonect sa mga ibang teammates yun. Na paglaro kami. Tapos tutulog, yun lang. Tulog, laro. Kahit tulog, laro eh, no? Ayos naman yun. Nabakasyon. Parang bakasyon. Bakasyon na hindi masaya. Namili ka ba sa sari-sari store nila, ano? May sari-sari store? No? Si Bobelga. Si Bobelga. Mahal benta dun eh. Mahal magbenta yun si Bo. Fast forward tayo. Ito ngayon, na ano ka? Ngayon naman, na-trade ka to the favorite Black team Buster. Of three of the four Sportitos. Favorito kasi namin ni Coach Nedja ka ni Gary yan, San Miguel. Bilsen din yun. Bilsen din kayo. Bilsen kami. Bilsen. Kampinao kay CJ. How did you get the news? Tapos ano yung unang mga thoughts mo nung nalaman mo? Ay, San Miguel na ako. This is like a champion. Parang may champion pedigree yung team na yun, di ba? Nung matagal na po kasi yung rumor na lumalabas talaga eh. Parang naririnig-rinig ko na po nababasa. Pero nung time na na hindi pa approve, tinawagan ako nung manager ko. Sabi niya, baka matuloy tayo sa sa San Miguel, baka matrade ka. Ganun. Sabi ko, okay, sige, antay lang tayo. Tapos mga nung na-approve na mga 2 minutes pa lang na pagkasabi sa akin, lumabas na agad sa news. Ayun, parang gulat. Gulat ako eh. Diba? Ang tanong, nauna ka ba nakalam o yung news? Ang bilis eh. Yun nga, hindi ko nga, parang nauna pa ata sila eh. Pero, yun. Pero yun nga, may excited daw na makalaro yung mga, makasama yung mga veterano na mga champion talaga yung mga winners. Diba? Mga matagal na sa PBA pero talagang mga gutom pa rin makapanalo ng championship. So paano pa ako? Diba? Mas may mga isang goal ko sa buong career ko yung mga pag-champion. Sa PBA.
Kasi pinangarap ko mag-champion ng NCAA kaso nudlot ng San Beda. Salbahe tayo talaga yung mga yan eh, no? Ang mga Beda. Pula ka pa eh, no? Pula ka pa talaga ito eh, no? Pula ka pa ngayon eh. San Miguel kasi, San Miguel. Wala namang Leon, no? Oh, San Miguel naman kasi. San Miguel dahil San Miguel. Sino yung mga, di ba, nung before, di ba, nitong ECQ na na-stop yung group workout, sino yung mga kasama mo sa group mo dun sa, ano, sa workout mo sa San Miguel? Nung unang linggo ko po, nung pagka-practice ko dun, sila, si Chris Ross, Marcio, wow. Arwin, tsaka si Mo, yung, sila yung mga grupo ko nun. Wow. Wow. Parang nililinya ka ng ano ah. Parang linyang starter ka na lang. Hindi, nataon lang na ano. Parang nagsishuffle-shuffle kasi sila ng grupo para makasama. Wala pa rin kabag. Parang si June para na lang. Pardo. Pwede na yun. Kaya nga, June ba? Inatay na lang si June ba? Kabagnot? Sino pa ba? Oh. Personal? Bon. Oh, Bon Personal. Pero ano yung mga ano, may mga words of wisdom ba sila yung mga ito mga veterano nga, 'di ba? May mga words of wisdom ba sila kaagad sa iyo nung una yung mga yung practice? Sabi lang niya, relax ka lang. Hindi naman ano, hindi naman mahirap yung practice dito, parang ganoon. Pero ano, parang maganda, masarap sila kasama sa workout kasi. Yung makikita mong relax sila pero parang pinagpapawisan talaga sila ng ano, malupit. Mm-hmm. Yung mga parang, so, parang titignan mo sila parang petics pero go hard talaga sila. Parang ang professional nila ano, mag-practice. Mawagan ko bukas si Coach Leo. Coach, di daw mahirap ensayo mo, sisi. Gagatungan ko. Ano naman yun, Zoom training sila ngayon eh. So hindi pag-aandi mapapractice yun. Malalagay ka sa sitwasyon na ano, na hindi ka na yung main man eh. Kasi nung naglaro ka sa LPU, main man ka. Terra firma, eventually ikaw na yung main man. Gaano kalaking adjustment sa'yo ngayon yun? Dahil alam mo nang, hindi ikaw yung, initially to start, for sure hindi pa ikaw ang main man. Yun po yung ano. Yun yung isang challenge sa akin na ano, kung paano ko makukuha yung trust ng coaches and mga teammates. Lalo na yung teammates. Tsaka kung ano naman yung ibigay na role sa akin nila coach. Talagang nagampanan ko. Tsaka, syempre, may mga bagay na hindi ko na kailangan gawin kasi may mga player na pwedeng gumawa. So, parang isang challenge yun sa akin para paano ko mailalabas yung laro ko at paano ko makakatulong sa mga teammates ko. Ah, grabe yung opportunity mo ngayon na matuto. Yung mga magtuturo sa iyo ngayon, grabe. Yun yung isa pang ano, isang naging advantage kasi may mga matatanda na magtuturo sa akin. Tao kung paano ano, kung paano maglaro talaga ng ano, ng basketball na maayos. Grabe yung mga tutor na rin. Dami, no? Oo, oh, dami. From Chris Ross to defense to offense. Oo. Oh, Galit ka bag doon. No, kasama ka sa mga long hair doon. Marcio siya shooting. Oh, sakto pas long hair ka rin, ano? Oh, di na ako napapagupit eh. Papagupit na sana ako eh. Kasi nakita ko. Long hair. Pati si Coach Dayo, nakaganon eh. Siya nagpauso, sabi niya. Oh, yung nakwento niya, siya yung nagpauso nun sa San Miguel. Siya nagpauso nun sa San Miguel. Long hair ni Coach Dayan. Tsaka ano, palagi siya may dalang pizza. Ano yung pinabetter pizza? May pizza siya palagi. Salud. Salud pizza. Salud. Natry mo na ba yung salud pizza ni Coach Dayan? Hindi pa pinapatigil ni Coach Dayan. Coach Dayan. Pinaplug pa natin, ha? Ako, hindi pa nakakatikin. Pero ano, may pinatikam na siya si Charon sa akin. Si Charon naman? Oo, si Charon. Sakto sa beer, sabi niya. Sakto sa 10 beer. Kasha ba yung si Charon sa 10 beer? Baka naman, sikim lang. Kasha yan. Kasha tulutan. So, paano ngayong, ano, yung sa Gilas, hindi kayo kinuha, no? Wala ngayon? Oh, kasi parang complicated na yung oras at saka yung ano, conflict sa schedule. Hindi na siya ano, hindi na siya magtatagpo talaga. Kung nag-start sana nitong April,
ay nung nakaraan yung Gilas. Nung Feb. Okay pa kami. Pero oh. Kung ngayon kasi parang wala boss eh. Hindi, wala. Hindi talaga siya abot sa oras tsaka yung araw. Although hirap sa inyo ngayon, putol na naman yung ensayo, no? Das, ang tinatarget, April 18? Opo. Pero palagay ko. Oh, pero palagay 18, ko. Ano, sa... Palagay ko, ha? Mayo ano? Na yan. Ano, yung, ano yung feeling ngayon? Ano yung feeling ngayon sa team na, yun nga, from nagkaroon kayo ng group workouts, tapos ngayon, for now, balik tayo sa Zoom workouts, tapos medyo hindi pa certain kung kailan talaga mangyayari yung start of season. Ano ngayon ang pakiramdam sa team in anticipation parang of the start of the nakaka, season? Parang ano po eh, nakapanghinayang kasi parang nakapondo na kami ng ano eh, ng conditioning, yung mga ginagawa namin, parang all set na po kami maglaro talaga, mag-practice ng 5-on-5, tapos biglang nag-ECQ, so parang balik kami sa kung ano yung ginawa naman namin dati. Parang ganun ulit eh. Kasi parang matatagalan na naman bago mag-basketball, parang babalik na naman sa zero. So sa parang nangihinayang lang po ako sa naipondo na. Condition at saka shooting. At in the meantime, ikaw mismo, personally, ikaw, kung walang Zoom na mga training dyan, ikaw dyan, parede ng training mo dyan, may basketball court ka ba dyan sa'yo? No? Or, paano ka, how do you keep in shape there sa bahay? May workout lang po na sarili lang po, mga counting weights, yun lang po yung pwede kong ano, magawa kasi wala naman ako basketball court dito sa bahay. So, ayun. Minsan, nanonood na lang ako YouTube kung ano yung ano yung mga kung anong laro yung laro ko ng mga nakaraan, parang minsan yun na lang pinapanood ko, pinag-aaralan ko. Para aaralan mo na lang. Nice. Okay din 'to. Watching ano. Ayun, pwede mong tanungin si Coach Dayong tungkol diyan. Video scouting, ano? Oh, video scouting. Yan ang forte niya. Yeah. Ano mo kung scouting sa iyo dati nung ano? Nung San Miguel pagkalaban ka. Huwag mo sa amin. Walang silbi. Wala silbi scouting namin dyan. No, pero interesting yung sinabi mo, Chief, na kung sabi si Coach Dayo, kung ano yung weaknesses na nakikita ng CT's game. Before. Di ba? Para before. Para yun naman yung pwede para malaman mo rin, para you can work on it na. Di ba? Okay yun, ha? Parang tinapon namin lahat ng weakness ni CJ. Wala na to. Hindi na applicable to. subukan na lang bantayan. No, first round, gumana. First round, pwede pa. Second round, parang alanganin na to. Ah. Finals. Wag na. Ginagamit yung scouting niya. Mali yan. Grabe, ganun kabilis yung progress ni CJ. Sobra, no, sobra. No, but ako rin, nakita ko kasi from his tama nga sila eh. Dati nun, sa tres, sa labas, wala. Bigla nun nakita ko, may tingnan sa labas ng bata to. kahit nasa Gilas siya, di ba? Wait, nila sa labas sila, sa labas siya. Kaya, wow. Tsaka atapang atao sa, sumasabay lumilip. Nakikilipad doon sa mga player. Yeah, silang dalawa ni Berto. Silang dalawa ni Berto. Parang, no fear talaga, no fear. Parang nabuhay yung The Fast and the Furious dati doon. Talaga pag pumakas sila, game changer na talaga eh. Nag-iiba yung style ng laro eh. Parang ano yun, yung dalawang bunso pinakawala mo, tatatatatakbo lang sa court yung dalawa. Nanggugulo lang talaga eh. Ang galing eh. I know. Sarap CJ, silang panoorin doon eh. Ano pa gusto mong improve sa player? Oh, yung shooting. Consistent sa shooting, tsaka magbasa na ano depensa. Yun yung medyo talagang pinag-aaralan ko kung paano kung kailan ako mamamasa, kailan ako titira. Kasi dati pag nakita kong may daan, diretso talaga. Di, tsaka alam mo, sa style lang daro ni CJ, sa style lang daro ngayon, kung nasa uso nga ng small ball, di ba? Malamang CJ would be a great power forward, di ba? Pwede siya isa ganun eh. So with the way small ball is being played right now, di ba? Oh, yan. Nilalaro niya sa LPU. Oh, so, Lysi, yung ganun ba ginagawa namin? Dalaba talagang sa ulo eh.
sakit sa ulo, mabilis na power forward. tapos may Marcelino na dalawa nagtatapos. May Marcelino twins, tapos may Kaduya ka pa, meron ka pang ano, pangalan na import ulit, nakalimutan ko. Mike Harry. Si Mike Harry, hanip yun. Yeah. Kaya nga, kahit na yung position ni CJ sa PBA, nasa guard forward siya, ano siya eh, he averages above 5 rebounds. Ilan ba average mo na? Nasa 7 power guard. Advantage, no? 7. 7 po. 7 rebounds. Eh. Parang power guard. Tapos eh, no? ball handler. Tapos may ganun din. May ganun rebounder din. Tapos nagsisteals. All around talaga si CJ. Two-way player talaga siya. Wala. Sabi na si Miguel nga. Sabi sa iyo. Consistent wala nung high school, college. Legit, hanggang pro, isa lang yung nilalaro niyang posisyon halos eh. Mm. Guard wing. Kahit naman nag 4 sa LPU, wing pa rin talaga yung laro wing niya. Pa rin. Ilan ang anak mo, Jay? Two girls? Dalawang babae, boss. Dapat mga lalaki ka agad. Para player. Pag nagka-lalaki ka ba, Siege, talagang imumold mo siya na maging basketball player? Ano ba yun? Yung talaga yun. Basta ako yung susunod ko na tanong pagkatapos na mag-champion ng San Miguel. Ah. Oh. So, pangako siyang babalik pagka-champion. Ah. Oh. Yeah. So, champion yan. Yung sa tingin mo ang pinakamalakas na kalaban ngayon ng San Miguel kung matuloy na ang season. Ginebra. Ginebra. Ito yung ano. All Filipino. TNT. Bumalik si Coach Chot. Bumalik si Chot. Tsaka may problema, may isa silang player na TNT. Nagti-TNT yung isang player. Nagti-TNT yung isang player nila. Huwag na natin i-vulgar basta ayaw niya muna maglaro. So, nag-park muna siya. Pero, iba yung nilakas sa San Miguel, iba yung nilakas sa Ginebra. Hmm. Sa Magnolia, si Calvin lang naman eh. Calvin lang? Nilalang mo yun? Calvin nilalang? Calvin. Nilalang mo? Ikumpara mo naman dun sa iba na malakas na yung team, tapos yan, si CJ dumating pa. Ginebra, champion dati, tapos dumagdag si Stan Hardinger. Eh, baby beast lang yan eh. Sa Magnolia, beast. Beast. Okay na yan, uy, pakawalan na natin si CJ. Oo nga. Uy. Nagkagintuan lang tayo apat, ginugulo pa natin si CJ. Ibang-iba talaga ang naging daan ng career ni CJ, no? A lot of new beginnings, no? But unfortunately, that's all the time we have with our special guest for tonight. CJ, thank you so much for taking the time to join our show. It's always a treat to get to talk with one of the best up-and-coming or even current stars of Philippine basketball. Maraming salamat po sa pag-invita po sa akin, mga tito. Yun po, maraming salamat. Yung paggaling sa kanya eh. Maraming salamat po at ano, isang karangalan po na ma-interview nyo mga tito. Yeah. Sana po mga fans ng PBA, abang-abang lang po tayo, mag-ingat po kayo lagi. Stay home po at lumayo po tayo sa virus para matigil na po ito. Maraming salamat po sa inyo. Yun. Ako, CJ, si Gary to, maraming salamat pare sa pagtsaga sa akin at pag, sa pag-stay sa amin for the past hour at sinagot mo yung mga questions na yun. Maraming kami tutunan, ano? Hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala nagsepak-takraw ka dati. Sepak-takraw, ano yun? Mga ganun talaga. Pero pare, CJ, more power to you. Good luck in your career. Tsaka San Miguel, pa-champion natin San Miguel natin. Okay? Good luck. Maraming salamat. Okay. CJ, salamat sa thank you for giving time to join our show and join our team, San Miguel Beer. Yan pinakamasayang ano yan, balita sa akin this year, tumipat ka na. Finally, pwede na kitang kampihan kasi alam ko naman nun, masakit ka talaga kalaban, masakit ka sa ulo eh. So yun, kontuwa ako na i-cheer na kita finally. Yan, maraming salamat. Tuloy mo lang. Thank you, coach. Malayo pa mararating mo. Sure yan.
Maraming salamat, CJ, sa pagtanggap sa imbitasyon namin. Maraming salamat din sa kaibigan ko, si Mr. Kenneth Causon, na lumapit kay CJ. Tama yung mga napunan natin eh, na walang kayabang-yabang maglaro. Hindi katulad ng ibang tao, di ba? Sa layo na rin ng narating ni CJ, wala pa rin kayabang-yabang yung iba. Collegiate pa lang. Naku, Diyos ko, huwag na tayo magbanggit ng pangalan, no? Basta, stay humble, CJ, and maraming salamat. Ingat kayo ng pamilya thank mo lang. Thank you, boss. Once again, thank you, CJ. Good luck sa parating na PBA season. Sana maging safe enough na ulit at ang mga bagay-bagay dito sa Pilipinas para matuloy na ang season. And now we go to our segment called Karambola. You all know the drill. I give topics to the Sportitos about the latest happenings in sports and they give us their ideas and opinions. Importante lang na out of the box ang mga ideas and opinions na to dahil tulad nga ng sabi parati ni Mr. Excited. Kaya nga wild eh. Yeah. Okay, let's begin. Oh, ito. Napaka ano nitong medyo hot topic siya ngayon, no? Ang first karambola question ko para sa inyo. With the recent movement of players in the NBA after the trade deadline, no? Ang next market was the buyout market. May mga nagsasabi na it has gone too far in the sense na yung mga superstars can just go ahead and say, oh, buyout nyo na lang ako para sasali ako sa isang contender for the veteran minimum. Ngayon, ano yung mga opinions ninyo? Has the buyout market gone too far? Is there a need for the NBA to step in to make sure that these kinds of things doesn't happen? Hindi. Optional nila yun eh. Buyout nila. Ay, kung di sila mag... Although, on the flip side, of things before we do that, si Al Horford was scheduled to be bought out, sabi nila. Ang ginawa ng Thunder is they put him in the shelf, literally. Ano siya? Sinabi siya, hindi ka na namin palalaroin para ma-develop namin younger players mo. Why did they do that? Because when the season comes next year, matitrade siya. So that's what they did. Diba? So mutual understanding na MU sila ni Horford noon na hindi ka namin titrade, hindi ka na ngayon para may mukhang value, but we value you now. Pero hindi ka na namin palalaroin because we want this to happen, blah, blah, blah. So hindi siya nagpa-buyout. That's one thing that can happen. Yung mga iba naman, like sa Spurs, sila Aldridge still wants to play. Obviously, his championship window is getting smaller. And the Spurs, we've read from, they don't trade players, period. Si Kawhi lang ang talagang trade nila for the long, out of necessity pa yun. But they don't trade players, period talaga. For some reason or whatever, or talaga coincidental lang. So, yun. And then, ganun sila. Sino ba? But for me, bakit? Option ng ano yun eh. Kung yung team cannot trade them and they're stuck with the contract and they don't want to be stuck with it with till the, ano yun, get rid of the spot na. So, I don't think the NBA should step in. It's the players' right to... Actually, I don't know if it's the players' right or the team's right. Ano ba tama ron? Sino ba nag-decide ng buyout ng in a team ba o player? I mean, both. Mutual, I think. Both agreed. Mutual? Agreed. Mutually agreed. Mutually agreed naman eh. So, I don't think, unless may mga conspiracy, para naman mga conspiracy theory, di ba? I think Cleveland tried its best to shop around Drummond. Ang problema, wala talaga. Wala. Kasi everyone's tied up with draft picks, blah, 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 yung mga ganun. Gusto nila, di ba? Masyadi at yung maraming asking. Yun. So, I don't think so, the NBA. It's, I think, ngayon lang naging controversial yata because yung isa, both of them went to loaded teams already. Kaya sa naging controversial now. I think that's my opinion. But the previous years, maraming mga buyout, hindi ko na nga naalala iba, but may mga buyouts of last previous years, hindi ba natin pinapansin? I think, maraming if I'm not mistaken. Names ngayon. Maraming big names pa para nagiging na nagpapabuyout. Na yeah. Sino ba bang available? Or for actually, kahit sino no, pwede buyout eh. Oh. Technically, si Horford ang alam ko. May isa pa, alam ko may isa pang... Horford? Kevin Love. Masakali. Ay, huwag ganun. Ah, but... In any case, feeling ko lang naging... Yung nga, I think that's the reason why people are just being ano about it because they went to two loaded teams. Yeah. And
Honestly, ako, to be honest, I can't blame like Aldridge if he wants to ring chase. Matanda na ako eh. Wala na ako kailangan i-prove. I want a ring para mag-retire ako. Si Drummond, ibang usapan yun. But at the same time, he's paid his dues. Narealize ko, tagal na rin pala sa NBA. Diba? Ang tagal niya naipit sa Detroit. So finally, I can't blame Griffin also. Babagsak ko talaga yung career niya. So I can't blame these guys from... if they were still half as good as they were, then probably I would have an issue. But they're really past their primes. Diba? So far, it's just sabi ni Chief na si Griffin gagaling. Hasn't happened yet. Although, nakadunk na siya agad. Nag-double figures siya. Nag-double figures siya laban ng Detroit. Oh, but still, again, if you watch him play, it's no longer the Griffin of old talaga. Old Griffin na lang talaga siya. It's not the Griffin of old, it's the old Griffin. Just old na lang talaga. Yeah. That's my opinion. Oh, false. Ang sa akin, naisip ko lang bigla ngayon. Talaga ngayon lang, bigla. Oh, totoo. Kasi kanina, binigay mo naman yung listahan, di ba? Ngayon, ganoon lang. Nag-may light bulb. Kung makikialam ang NBA, para siguro maiwasan yan, baka pwede, pag nagpa-buyout ngayon, hindi ka pwede pumirma this year. Next year ka na. To penalize lang. Alam mo yon, if you really want to chase a ring, half a season, itong season na to, na kung kailan ka nagpa-buyout, hindi ka pwedeng i-sign up ng any team. Ba't ka pa magpapa-buyout? Pero pwede ka na next. Magpa-buyout ka after the season, same. Ulit. Hindi, wala buyout. Yung pag nagpa-buyout ka, hindi ka pwedeng i-sign up ng any team for the rest of this season. Para lang to discourage. You're ano just incentive sa'yo magpa-buyout? Ano? Walang incentive sa'yo magpa-buyout during the season. After walang buyout ng off-season? Meron. Trades lang. Hindi, kung kuwari, gagawin mo nga rin yun. Kaya nga, hindi, well, essentially, sinabi mong huwag kayo magpa-buyout. Walang buyout. Okay, hindi, o kaya, kaya mo na yung idea, ano niya. Para yung old team mo, gagamitin ka pa rin. Gagamitin ka ng old team mo kung sesweldohan ka. But kung nagpa-buyout ka na, hindi ka nagagamitin ng team. Wala ka na sa team. Eh. Binayout ka eh. Okay. Hindi, para lang ma-lessen yung... No, I get what you're saying. I get what you're saying. Again, tandaan mo yung sinabi ng super teams kaya wala super teams. It just so happened, again, kaya sila nagpabayad. Gusto nila lumipat sa team na, but... if they transfer to a team like Cleveland after buying out, hindi natin papansinin, di ba? I know what you're trying to say, Friday, pero tama rin sila, parang medyo malabo mangyari sa sayo mo eh. Logically, but I understand what you're trying to say. Parang, kung mag... Sige, kung hindi nyo ang gagamitin, bilhan nyo na lang ako. Pero ang kapalit doon, hindi na ako maglaro buong season. Next season na ako. Yeah. Tama, di ba? Ganun sa ako. Sinigas, Iguodala, di ba? In effect, Iguodala, ganyan yung nangyari. Oh, ayaw niya yung trade. No, trade sa Golden State, trinade siya sa Memphis, di ba? Ayaw niya. And then, ayaw din siyang i-buyout ng Memphis kasi he wanted to be traded. No one wants to take him in a trade. He said, buy me out. Wala rin gusto mag-buyout sa kanya and ayaw siya i-buyout ng Memphis. That's why hindi siya ginagamit. Yeah. Tama ba ako? I think. Which is similar to what Horford is going through now. Yeah, which is similar to what Horford is going through. Diba? Parang ganun. No, but I get what Friday is trying to say. Maybe, yeah. Pero in principle, parang mahirap yata yung ganun na. Bakit po ako yung baba... And you know what? Pwede yun, Farley, siguro. Kung yung binayout mo siya, yung slot niya can be taken over by some... Anyway, will not count against salary cap, etc. And the team is free to get another player, siguro. I don't know. Maybe, but I'm just throwing it out. Parang create a new classification na parang put on the shelf. Hindi nagagamitin for the rest of the year. It opens up a slot. Pero it opens up a slot. Oh, kasi yung may money pa rin involved doon, di ba? Oo. Kung pinayout mo yun. That's, it frees up the team kasi they're free to sign it maybe up the agent. No. It doesn't. It will still count against their cap. It counts against their cap. Well, then maybe that can be an adjustment siguro, di ba? But, ako kasi at the end of the day, yung mga buyout, I don't see the value. Ako yung kware, like ako Cleveland, okay, I bought him out. I don't see the value of it. Wala ko na ko in a trade. Why will I need to buy him out? Di ba? Yung nakatipid ka sa sweldo niya. Kasi pwede kang, yung kasi nun, pwedeng
in the wala na buyout, sa salary cap. Pwedeng ba... Ah, talaga? For the portion, year? Yung portion. Yung portion ata. Parang ganun. I guess, pero... At saka, yun nga, pwede pag ninegotiate ninyo, hindi kailangan na yung full na owed to the player ibabayad sa kanya. Say for example, yeah. Blake Griffin was owed about 70 million. 70% ata. 70 million. So, pwede kang pwedeng bababa. Parang 70 to 80 ata ang going rate ng buyouts eh. Yun. Yung remaining. I get that kung ganun ang reason. Kung may mga ganun na reasoning. Kasi syempre, why would you gastos ka din? Magharap ka lang ng trade. Mm-hmm. Wala namang interesado, di ba? Hindi, maraming interesado. Malaki yung hinihingi. Yan naman ang problema doon eh. Ha. So, or masyado ng, for example, yan, katulad ni Blake Griffin, sinong gustong kumuha na $35 million na kontrata? Oo, di ba? Wala rin gustong kumuha yan eh. Kind of a player. Tsaka pag na-chismis na magpapabuyout yung player na to, kung ako interesado sa kanya, na. Antayin kita. Antayin na kitang mabuyout. Ba't ang magkipag-trade? Makawalan pa ako. Di ba? True. Dapat. Actually, dun sa buyout market, usually naman, yung mga binabuyout are players na hindi na kailangan ng team. So, usually, these are players past their prime. Ang ano lang sa akin, something weird for me is someone in his prime being bought out. Which is Drummond, Andre Drummond, di ba? Yes. So, I think yun nga, sobrang winner nitong buyout market is the Lakers. They get to sign a player in his prime that they really need. Tas talaga makakontribute to them at this very low price. But then again, hindi kasalanan ng Lakers. Because ayun naman talaga yung there's the buyout option na sa NBA. So yun. So like, kunyari si Blake Griffin, si LaMarcus Aldridge, obviously, hindi mo na yan matitrade for whatever value dahil ano na sila. They're kind of past their primes. Diba? I mean, they'll contribute. But they're not the players na, alam mo yun, kasi big name sila. Pero tapos na. Tapos na yung panahon na big name player sila. So, it's just, yung ngayon lang, parang for people, it's the name recognition lang na, uy, nakuha ng net si LaMarcus Aldridge. Uy, nakuha ng net si Blake Griffin. Pero anong kondisyon na nitong dalawang to? Parang ganun. Eh, yung Lakers, true, nakuha nila si Andre Drummond na has been removed double-double from basketball for a month. Di ba? February yata siya nag-start mag-sit out. Feb 12. So, yun. So, it's just something new for me na someone in his prime got bought out. Usually, di ba? Talaga yung ring chasing naman yung mga... Yes. Tama. Yeah, so, or yun, pero, yung mga... Yeah, the fact is, it's an option that out there na hindi mo naman ma-fault yung mga players din who are bought out to go to a team na ang habol na talaga nila is success na talaga. Hindi, they're not going after money anymore. Yun. So yun nga, sinasabi, the smaller market teams, parang they're missing out on these players na bought out. Pero can you fault them? Eh, they're competing for yung team sa pinupunta nila are competing for a championship. Right. Oh. So naman usually like si Aldridge, no. The Spurs are respecting his decision. And have acknowledged his contributions. That's why mutual understanding. Mean mutual sila para okay, usap tayo matino, blah blah blah. MU ba? Oh. MU. MU nga, pero break up MU. Break up MU sila. It's not so mutual, mutual breakup. May mga ganun, di ba, na when they request to be traded to contender, they'll trust their prime na, or buy out, may mga ganun. Those are things na parang, tsaka tama sila. Again, the needles don't move talaga. Uy, name, mga ganda name nito mga to. Pero, man, kung makakontribute sila ng the way Blake Griffin na consistent base yung ganun, that's not gonna happen. Na double digit, that's not gonna happen. Di ba ang weird na chinichir natin na nag-dunk sa in a game? Slam dunk champion yun, ha? Slam dunk champion. Talo sa kotse. Dumang si Blake Griffin kagabi. Mga ganong usapan, di ba? First dunk in 2 years? Grabe. Nakapag-patron out pa. Oo. Na hindi naman talaga nasiko. Grabe yun.
Of course, napanood ko kasi Pistons. So who do you think won out sa buyout market? Sinong mas lumakas, Nets o Lakers? Ay, yun. Dumiretso na si coach na yun sa pangalawa. Talagang agawan dito ng role eh. Comedy na yun. Director. Binigay ko sa akin yung listahan ng tanong eh. Direktin ko na. Again, yun nga. Yung sinabi ko nga, the players that the Nets got were big names before. Good for the box office. Yes. Good for jersey sales. They're gonna contribute to the team pero not the roles they were playing way, way back. Mm. Naglaro na ba si Aldridge for ano? For the Nets? Hindi pa. They're going to be solid contributors. Ako ang ganda na lang. Let's leave it at that. At best, they're solid contributors to a second team. And veteran leadership. Di ba? Pakatagal-stable lang ship. Kasi, who knows? These people might be able to control Kyrie and KD in terms of their demeanor, their whatever, di ba? Kaya-kaya. Siguro baka kaya ng dalawa na yun. But, biggest winner? Syempre, Lakers. Diba? Eh, sinabi na ni Ray, you get the player who's averaging a double-double, relatively bit injury-free. Easily. Diba? Easily. And at the same time, wants to play for the Lakers. Kasi alam niya exactly na, exactly what they need. Oh, contributor ako dito. Makakapag-champion kami lahat. Kasi, di ba? Hmm. Biglang ang roster rotation mo siya, si Gasol, Harrell, medyo malakas siya. Although may lumabas na article, di ba? Boston niya inclination just before he changed his mind to sign up with the Lakers. May article na ganun eh. He nearly signed with Boston. Galing sa bigla Boston. Lang siya nagbago ang isip. Ako kasi ever since Alako is always wanted the Lakers ever since. Nung nag-express na. Supposedly, he always wanted to play with LeBron. Yung sa Boston kasi, I think it was more or less for a trade. Magandang assets na I think the Celtics had assets to trade for Drummond that Cleveland was interested in. I think yung context kaso, the way he baka naging gahaman si Ainge na naman. Again, went too far. Oh, kasi 4G na nakuha niya. Biro mo, Gordon ang tinatarget na bumagsak eh, 4G. Maling Orlando Magic teammate na nakuha eh. Lumumpas. For the Nets kasi, Aldridge and Griffin will contribute, pero on offense. Oh. Defensively, I don't think there's anything they can do to help. Yes. Kasi they're both not too fast. That's yun. Lalo si Griffin. Yeah. Offensively, they're gonna fill in roles. But defensively, they did not improve at all. So for the Lakers, with Drummond, he's filling the gaps. Filling gaps for the team. Yung kulang nila na rim protector, rebounder. Sorry. Si Aldridge actually din. Si Aldridge, supposedly mag-heap pa yun eh. Or port lang ba yung sentimentalist. Pero heap daw talaga siya dapat. Kaso, nagka-losing streak ang Heat. Umayaw siya. Nets na lang ako. Doon na lang ako. Talagang ring chasing talaga. Ring chasing talaga yung kanya. Yun. May nabasa ako yung kay Stephen A. ba yun? Yung makulit na ano? No, Stephen A. Smith. Oh. Well, sa kanya, medyo may konti siyang duda sa totoong status ng injury ni... ni Griffin? Ni KD and AD. Yung pasabi niya. KD and AD. Bakit daw? Eh, masyado daw matagal yung kay Durant kung groin lang. Tingin niya, there's more to it. Si LeBron, groin din yun, di ba? Yung nawala siya from the Lakers. Ma-hamstring si KD. First season niya. Akala ko hamstring yung KD. Groin mo hamstring. Basta duda siya doon sa totoong sinabi. Parang there's more to it daw. Kasi parang 2 months na eh. Sabi niya. Tapos yung kay Davis daw, takot din siya kasi... yung huling injury daw niya, ito sa non-contact play,
na hinawakan na niya yung Achilles niya. Yeah. And ganun na ganun daw yung kay KD nung finals. Umupo sandali, naglaro ulit, bumigay. Mm. So, sinasabi pa niya, si LeBron daw, hindi naman daw totoong high ankle sprain daw. Mm. High ankle parang, sprain. Hindi, pinaano lang, pinapahinga na lang. Ay, hindi, hinabaan na lang yung ano, just in case mag-collapse talaga sila, sit out na lang siya to prolong. Pag nag-collapse talaga yung Lakers. Sabi yung Steven Smith yan? Hmm. Siguro, ano lang. Ano lang siya na masyado daw matagal, lalo na yung kay KD. May duda siya. Conspiracy theory na yan. Hindi, ano naman yan eh. Parang kaya pwede pang ipahinga si KD kasi kinakaya naman ni Harden. Oo nga eh. Ako parang right now, sige lang team rest kasi useless naman. I mean, they're not basic 70 wins. Diba? Pinapapayat nila si Harden, diba? Di palaruin mo para pumayat. At the same time, basta maka-home court advantage sila, okay lang naman. Diba? Siguro ahitan mo yun, lalong mas tataba. Ano makikita mo yun dito? Kaya ka ba hindi nag-ahit? Oo. Oh, tatago ko na eh. Ayaw lang tumubo. Ayaw tumubo dito, ayaw tumubo dito. Okay, next question. So wait, so Lakers tayo doon. Like, okay, yeah, then again. Kasi nga mas bata pa naman bata pa si Drummond. Yeah. Pero he's fit in the ano in the system. Well, he can fill out a JaVale McGee role or a Dwight Howard role din naman. He's gonna be way better than those two. Hindi, pero kumbaga ganun yung gamit sa kanya. Kasi sa, I mean, I no, have been no, watching him play for the longest time. He does not have post moves. But he's gonna start for sure. He's gonna get the minutes. Actually, in the role of Tim Saman in LA, I don't think he's gonna get his own shots anyway. No, I mean, he'll rebounder siya. Rebounder. Mabubuhay siya sa putbacks and rebounds. No. Doon, yun na yun. Defense, anchor siya ng defense na ano. Somewhat, plus the occasional jump hook. The occasional jump hook in the lane, the occasional running floater, yung mga ganun ba. But, siguro kung meron ako rain in. Kasi may mga bookended place din yan. Alam ko yun, may pagkabobo rin. Pero, no, but I think he'll average, maybe ako, no, 16-9, 16-10, hindi ko gano'n yung average. Siguro double figure pa rin rebounds niyan at the very least. Or maybe 12-10. Basta yung definitely rebounds, he'll be in the top 10. Scoring might not be in the 20s, pero 14, 16 points would be good enough. But he's definitely playing major minutes. Major minutes. Wala naman silang iba kasi. Tsaka malaking bagay siya in the for the health of AD. AD. Kasi at least hindi na magsisinko si AD, di ba? Huwag lang gawin ni Vogel na sabayin si magsabay, mag-Twin Towers siya. Pwede naman. Si Gasol tsaka si Gasol. Hindi si Gasol. Kaya nga, huwag si Gasol, di ba? Ang pwede. Bagay nun, parang parteng Slaughter tsaka Smahardo nun. Eh, para pa sa pagpunta ko ng mga kalaban, ang lalabagal ng mga big men natin. Tawa ako na tawa. AD. Oh, pag AD and Drummond pwede pa yan. AD and AD pa sila pareho, no? AD and Drummond. Oo, no? Oh. Yeah. So Lakers, abangan natin na maganda ang kuha. Pero come to think of it, may possibility early, siguro for the next few weeks, makikita natin magsabay si Drummond saka si Gasol. Si Gasol. Wala naman. Oh, magiging ano. Mag-station sa labas si Gasol. Walang kakabagalan. Apag. Tapos makakalaban nila mga Sacramento. Phoenix. Charlotte. O diba? Phoenix. Tatakbuhan lang sila. Recipe for disaster. Okay, so yeah, abangan natin yan, Lakers. Okay, ito, ang huling karambola question natin for tonight, mga sportito. Para kay Gary, wild talaga to tonight. Kinabi ko rin. Sana matuloy na ang PBA season itong in the next coming weeks, no? Ngayon, magbigay tayo ng ating all too early, very early PBA season predictions. Gusto kong alamin kung sino sa tingin ninyo ang una muna. Sino ang magcha-champion sa All Filipino? Kumabalik na si John Mar San Miguel yan. Kumakabalik na si John Mar San Miguel.
San Miguel first, Ginebra second. Sila mag-win sa finals. Sino ang third Magnolia? Unless ano ah, unless sila maglaban sa semis. Hindi, pero kung mag-go 1-2 sila sa Elims, may hirap sila mag-abot sa semis. Kaya nga. Well, kung mag-abot sila sa semis, sure isa sa kanila nasa finals. Hindi sila finalist. So either or may magcha-champion sa kan. Eh, may possibility'ng magcha. Yeah. Okay. Sino ito to? Katulad nung ginawa natin nung before the bubble with Ball. Sino yung top 4 natin? Sa top 4 magcha-champion? San Miguel, Ginebra. Ginebra. Okentex. Meralco. Siyempre Magnolia. Sige, para may iba, Forco Phoenix. Ano, no? Phoenix. Forco Phoenix. Ako, tingin ko Humina Phoenix. Eh. Big man for number Calvo Bueba. Number 4 ko si Rain or Shine. Daming rookie. Daming rookie na hindi mo pala yung gagalro. Chris Banchero nasa Phoenix, di ba? Oo, oh, Banchero pa. Ay, oo. Oh, yung nakapalit ni ano pala. Lumakas sila. AB. Lumakas yun. Nag-retire si Intan. Oh. Sinabi okay lang. Ayun lang sa akin. O basta Forco Phoenix, si Gary, Rain or Shine, si Farley Magnolia. Okay. Magnolia. Okay. Sino ang... Aho? San Miguel, Ginebra, TNT. Pang-apat naman tayo magkakagulo-gulo eh. Nandun ako sa ano, sa number 4 ko, nandun ako sa... Para naman maiba, Phoenix dapat eh. Nandun ako sa NLEX. Wow. Inuna mo NLEX sa Meralco ah. Oo. Pinutula ka ng kuryente, bala. Makakapunta naman ako ng North. Na joke lang. Hindi ka nga lumalabas ang buhay. Okay. Okay, next. MVP. Pag naglaro si Junmar, Junmar. Oh. Ano kung hindi? CS na ba? Tingin ko kasi, MVP na ba? Tingin ko kasi magiging ano siya eh. Magkakaroon ng minute limitation. Kahit mag-minute limitation yun. Anong question, sorry? MVP. MVP. MVP is based on statistics ba? May boto rin. Ah, may boto din pala. Nag-iisip ka ba o natutulog? Wala akong alam na players ko this si Junmar kasi na sino mga big league players, PBA? Yan pa din naman ang safest bet. CS? Yeah, but he hasn't played, matutuloy right? Matutuloy ba ni CS? May CS? Si Junmar hasn't played. CS is going to play in a loaded team. Ay, loaded din naman si Junmar. Ang tawag mo sa San Miguel. At saka magbabago ang role ni CS sa Hinebra. Si Junmar, focal point of everything San Miguel. Si CS, magiging ano siya, magiging apex siya ng axis siya ng triangle eh. Hindi siya, he's not going to be looked at to score actually. Siguro kung mamamara ako na lang siya. Doon kung medyo lang wild, sige, doon pa tayo sa isa pang malaki. Si Greg Slaughter will have a breakout season for sure. For baka enough for... to be in the MVP conversation. Race, conversation. If they advance to the playoffs, yes. I mean, the playoffs si are usually top 8 quarters. Hindi, mas marami kang points. Mas marami hanggang, kang games. Hanggang finals nga yan, di ba? Hanggang finals ba? And, second game 2 or game 3 of the finals included. Yan. So if your team is more successful, mas malaking chance. Mas mataas ang statistical points mo. Yeah. Correct. Yeah, ako si, ano, yeah, Junmar pa rin sa akin. Rookie of the year. Rookie of the year, LaMelo Ball. Monzon. Unless someone from the top tier teams na malamang naman wala namang playing time yung mga rookies. Correct. So, if you base it purely on stats, tingin ko talaga yung Monzon. Monzon. Lalo na, nawala si CJ. The situation he's getting into.
Sino yung number 2 o number 3? Jamie Malonzo. Calvin Lozana. Of Tana. Ah, ako si Malonzo. What's he playing? What team is he playing for? Rain or Shine? Northport. Northport. Ayun. Ako feeling ko siya. Kasi rookie-wise, ako mga iba. Kasi I've never really seen Monzon play full court. Puro 3 yung tinakikita ko sa kanya. Baka hindi mag-translate. I'm sure he'll get his buckets, but ibang style talaga pag 3-on-3 and 5-on-5. I've seen Malonzo play in UAP. Athletic, may tira sa labas. Prototypical wing na siya ngayon eh. So, but yeah, in the way the game is played, he'll be a small power forward also. Diba? Mobile wing siya ulit. So, he'll probably average, kaya niya mga 12-10 eh. Kung gusto niya eh. Huwag lang matakot. So, baka siya, for me, siyang rookie of the year ko. Si Coach Pido pa nila ba? Coach nila? Oh, yun. Hindi, kaya inaano ko yung Alonzo, andun yung Slaughter. So, yun ang focal point ni Hindi, Coach focal Pido. Point niya si Coach Robert. Pido. Oh, focal Robert point nun si Berto. Point guard. Focal point din yun. So, mas hindi masyado makakagalaw yung Malonzo dahil nandun yung Slota. Kaya, Monzon ako. Sana wala nga yung mga malalakas sa kakampi. Sino ba yung mga malalakas ng... Si CJ, nawala. Imagine so, nyo, talaga? No? CJ. TJ Monzon. Diba? Tapos, correct. Sino yung ano? Sino yung last year nila? Rookie nila last year? Si ano? Si Roosevelt. Oh, Adams. Roosevelt Adams. Naglalaro na ba yun? Oo. Yung hindi ko malam. Well, yan. Mali lang yung position. Ginagamit siya big man. Shooter siya. Diba? Yep. May 6-man of the year ba ang PBA talaga? Wala. You know why? Wala. Kasi why? Ang kailangan kung tama pala tayo. Wala palang award. Wala natin malalaman kung ano yung mga tama tayo. Hindi because ako... Hindi kasi ano eh. Wala kasing sure ditong starters. Hindi, dito lang kasi sa PBA ang magsistart ka ng players mo ng not necessarily your best 5 eh. Di ba? Parang pala ni Baby Dalupan, ganyan style na eh. Babangkunin sila Bongs na Dorado. Babangkunin sila ko. Hindi, kaya nga dito hindi sure lagi yung starters. Kaya siguro wala rin 6 man. Parang, diba, like sa US, naka-fix eh. Tingin ko, kasi coaching halos magbigay ng 6 man. Kaya nila, kasi bibilangin lang naman nila kung how many times this guy came off the bench. So it's easy to track. But the play teams themselves, don't really use a 6 man. Yeah. Na siya lang yung off the bench kagad. They use 6 man, 7, 8 man. Pero not necessarily a 6 man. Alam mo yun, alam mo na siyang jump start ng second unit talaga. Sino lang bang team sex and being in ang magaling na sixth man? Konti lang talaga yun, diba? The others, yun lang. Yung talang naisip ko, Lou Williams, maybe Montrez, Sino yung dating marating na nalo? Crawford? Jamal Crawford, nawala naman sa liga ngayon. Billy Joe? Idol? Cindy? Sino ba? Hindi yun. Like, siya mo ba iba? Diba? Dati si Dinwiddie nung bago siya na-injure. Wala na rin eh. Most of the other teams don't really use a sixth man. They use just literally a guy off the bench. Pero hindi siya designated sixth man na alam mo yun? Na wala, ganun off kalakas the bench, ang impact. Pero, off the bench pero almost starters minutes pa rin ang nilalaro. Maybe. Or something like that, diba? Hindi siya hindi kita doon siya say. Si Clarkson, alam mo kagad na 6th man talaga siya eh. He will never start, pero boom. Yun ang role niya, di ba? But, kaya dapat ibigay na ng NBA yung award, no? Kay Clarkson. Ngayon pa lang. Wala. Yun. Okay. And that is this week's Karambola. And that's all the time we have. And that is all the time we have for tonight's show. Once again, thank you to CJ Perez for joining us this week.
Now, if you like this episode, mag-react kayo sa baba para malaman namin na may saysay ang mga pinaggagawa namin at ang ginagawa namin ng show na to. Like nyo na rin ang aming mga social media pages. Sa Facebook, it's larulang.ph. At sa Instagram, it's at larulang. Let's now go to our parting shots, starting with Mr. Excited, Gary Villanueva. So, on that note... No, thank you, CJ, for guesting in our show today. And again, for everyone out there, please continue to practice social distancing. The Philippines is always a career high every day in cases. So I hope cases stop. It's Holy Week this week, so there's no excuse why everyone is out. You should stay home. Huwag kayo magpinitensya sa bahay. And please have a blessed Easter, everyone, and please stay safe. This is Gary from Canada saying goodbye, eh? Susunod naman, si Contra Commander, Coach Miron, Noy Africa. Of course, maraming salamat sa aming guest, CJ Perez. Alam niyo naman, minsan lang kami makapag-guest ng bata-bata na pinupo kami. So, maraming salamat. Bata, so, yun, fast forward, andito pa rin tayo after 1 year. So everybody, please protect yourselves. In that way, you protect your family and you protect others. Yan. Kami, huwag nyo kaming seryosohin, pero ang COVID-19, seryosohin na natin. Salamat. And of course, hindi magpapahuli si Mr. Pasabog, Farley Dom Romantico. Sila this week, no? Sigurado kong maraming matatampot dahil Holy Week ko ngayon, Holy Week. So, mag-ingat po kayo. Mag-reflect ng mabuti. Palabas natin ito, Easter. Holy Week pa rin. Di ba Easter eh? Di ba Easter is part of Holy Week? Oh, sabi ko, sige. Happy Easter ho sa inyo. Sana marami kayong itlog na nahanap. Tapos, pag-ingat lang ho talaga sa virus to. Ang dami ko hong kakilala talaga na nagpa-positive. And nakakatakot ho. Hindi na, well, talaga naman hindi naman biro kahit na dati. Pero talagang dagdag ingat. God bless us all. And have a reflective Holy Week na tapos na ngayon. Pag pinanood nyo to, sana may natutunan kayong bago at mabait na ho kayo tulad ho naming apat. Happy Easter. Saka kay Esther. Okay ho. At ako naman, si Chief Bistak, Joel Parco, nagpapasalamat sa patuloy din yung pagnood sa aming maliit na show. And I will leave you with this week's words of wisdom. Kuno, di bali ng ilang beses kang magsimula, basta't siguraduhin mong ang landas mo ay tama. Always remember, guys, huwag ninyo kaming sobrang seryosohin. Laru-laru lang. Stay safe. Good night. Happy Easter. Happy Easter.